Good morning, God's Day, kapamilya. Okay, so alam ko po na sobrang blessed po tayo sa last week natin na nakita nyo po yung mga behind the scenes prayer warriors po ng Church on the Hill Christian Community. At yung power behind ng mga messages na sinabi ni Lord sa kanila para ma-share sa ating lahat. Alalahan lang po natin ulit na yung fast, di po natutunan natin kay Ma'am Josefa, focus on the Lord, acknowledge who God is, seek Him, and be thankful. Kay Ma'am Jess naman po, yung push, di po ba, pray until something happens. Wala lang po, kahit po ako, inaalala ko rin po yung mga natututunan ko. Something to remember and to ponder upon. So today, andito na naman po tayo. Kung kahapon, ang ating pong message ay yung we will come forth as gold. Today naman po, ang message po is, ang title is Your Sermon. Opo, hindi lang po kami dapat talaga yung nagsasabi o nagsishare. Lahat po tayo, meron tayong sermon sa ibang tao. So, ang verse po natin is taken from Romans chapter 8, verse 18. Sabi po doon, I consider that your present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ayan na naman po tayo. So, suffering. Di ba po, sabi nga yung kahapon, sabi niya, we will come forth as gold kahit sa we are under testing. Ngayon po, ano po ba yung suffering? Ang suffering daw po is anything na that will negative po na feelings and emotions. So kung iisipin po natin, pwede hong physical yon sa body, yung pag nasaktan tayo physically, na-abuse tayo, pagka ho tayo ay may sakit, pag nagutom tayo, pag naghihirap tayo, physical po yan na para bang, at ang pinaka-ending nga po na sinasabi na physical suffering, yun ultimate daw po ay kamatayan. Death. Samantala po sa mind naman, ito po yung mga hatred. Nagsasuffer din po tayo pagka tayo may galit. O ano pa po, pagka po yung meron tayong anger. Hatred, anger, isa lang pala po, no? O kahit po yung na-frustrate tayo, may grief, tapos ano ba yung nakasulat dito? Anxiety, loneliness, and self-pity. At kung iisipin po natin, ang body, mind, ay hindi ho, ang body is physical, ang mind is mental. At kapag ka po may suffering tayong nararanasan, may napakalaking effect po yan sa spiritual life natin. Kaya nga po, the battle start in our mind. Tapos, kumisan pagka puno-puno ka ng galit, di ba po? Parang ang sama na ng pakiramdam mo tuloy. Tapos parang mamaya nai-stress ka na, may masakit na yung ulo mo. Pagkatapos, pagka ganun na po, pati rin yung spiritual natin na state, maapektuhan. Paano ka na makaka-encourage ng tao kung ganun yung nararamdaman mo. Okay. So, pero po, ang sabi nga po, lahat ng suffering na nararanasan natin ngayon, wala po yan. Walang wala, sabi niya. Walang wala yan na wala sa kalingkingan pag kinumpare natin sa glory that will be revealed in us. Ano po ba yung glory na yun? Yun po yung pagkatapos ng lahat at pag na-injure natin lahat, yun po yung joy na kasama natin ang Panginoon. Yung kahit death,
yung masasabi mo siguro pag mamamatay ka na, hindi ka iiyak. Yung parang masasabi mo, uy, maiiyak ka konti. Siyempre, mamamatay ka na siguro. Ang hirap huminga. Pero in the end, sa isip-isip natin, when we are with the Lord, yung suffering na yun, saglit lang compared to the eternal life na ibibigay sa atin ni God. Kaya nga, yun sabi po, yun yung pinaka-ultimate na suffering, yung death. At ang pinaka nakakatakot po, kasi pagka wala tayo sa Panginoon, ang death po ay present sa atin. Kaya po napaka-importante yung we really have received Jesus in our lives. Yung talagang sure na sure ka na yung siya yung nag-save sa'yo, naniwala ka kung sino siya, inaccept mo siya as your Lord and Savior. Dahil pag natapos na po tayo dito, sabi ni Lord, meron tayong buhay na walang hanggan. At yung buhay natin yun, hindi mapapantayan ng kahit anong hirap na dinanas natin dito sa lupa. At sobra pa po tayong blessed kasi bilang mga anak ni Lord, kahit na nagkakaroon tayo ng suffering, kasama pa natin siya. At syempre po, kahit na medyo mahirap, parang feeling mo, ay lakas-lakas mo pa rin kasi kasama si Lord. Eh pag wala si Jesus, at mag-ano ka lang sa sariling kakayanan, kahirap po pagka ganyan, yung walang ang Panginoong Jesus sa ating buhay, di po ba? So ano po ang sabi dito ni Pastor Max Lucado? Alam ko po na hindi lang po yung family ang pinagpe-pray nyo, kundi pati yung mga may sakit, yung mga nahihirapan sa buhay, yung mga loved ones natin. Suffering din po yun, yung makita mo yung mahal mo naghihirap. Ang hirap po nun. So ang sabi po dito ni Sir Max Lucado, if Jesus heals you instantly, aba, praise Him, sabi po niya. Kaya po yung mga natanggap nila yung yes for the healing, congratulations po. Meron pa pong mission pa po kayo at may gagawin pa po kayo sa buhay. But, sabi niya, if you are still waiting for healing, trust Him. Your suffering is your sermon. Tapos po may kwento si Sir Max Lucado dito. Sabi niya, my friend Jim has battled muscular condition for much of his adult life. The atrophy slurs his speech and impairs his work, his walk. Ibig sabihin, yung atrophy po yung naninigas yung mga muscle. O biruin nyo yun, ang hirap niyang maglakad, tapos ganun siya magsalita. But it does not diminish his faith or erase his smile. Wow, grabe naman po yun, di ba? On one particular Sunday, we had asked members to park in the back of the parking lot and leave the closest spot for the guest. As I arrived, I saw Jim. He had parked in the distant corner and was walking towards the sanctuary. Nakakahiya po, no? Yung disabled, yung parang hirap na maglakad, eh yung pa po yung nag-o-obey at doon pa po siya sa pinakadulo dahil gusto niya yung mga guests ang mapunta sa parking lot na malapit mismo sa church. Sabi po ni Sir Max Lucado daw eh, we didn't meet for you to park far away. Diba? Sabi, hindi ko yun. Hiyang-hiya daw po si Sir Max Lucado. Well, that is Jim's sermon. His life is an example. I pray that God will heal Jim's body. But until He does, God is using him to inspire people like me. God will do the same with you. God will do the same with you. Para po sa mga hindi pa po nasasagot ng Panginoon, gagamitin po ang buhay ninyo ng Panginoon sa ibang tao as your sermon to them. Tapos sabi niya, He will use your struggle to change others. God can use your suffering as your sermon.
Kaya po wag po tayo magtaka. Sabi nga po, hindi ko po alam kung saan yung sa Bible yun, yung pagkasama mo daw na nagsasuffer si God dito sa mundo, eh kasama mo rin siya pagka dumating ang Panginoon, na parang sabay din kayo na sa redemption. Ay, ano ba, redemption ba yun? Basta po may ganun na sinabi ni Ma'am Dang sa akin noon nung nasa ospital kami. Pagparte ka na ng part ka na will ni Lord na nagsasuffer dito. Kasi inaallow po ni Lord nga yung suffering, sabi nga po nila Pastor Arnel, di ba? Pero may purpose po kasi ang Panginoon. Katulad po nung kahapon na sinabi ko na hindi ho papayagan ni Lord pag hindi po worth, hindi worth na maghirap ka pa. Kaya po yung paghihirap natin, makita po nawa yung ngiti, makita yung totoong faith, at saka makita nila na bakit kakaiba itong taong ito sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat, it's because yun po yung sikreto nating mga Christian. God is with us. So yan po, may we give glory to God kahit in the midst of our suffering. Kasi doon lang po naman talaga makikita na kakaiba tayo eh. Pagka yung naghihirap pa rin, pero kayang-kaya mo pa rin, nakangiti ka pa rin, nagpipraise ka pa rin kay Lord. Yun, may contentment ka at masaya ka pa rin. Para bang sasabihin nila parang kakaiba yung taong to, na parang nababaloy na ba ito? pero alam nyo po, ibang-iba si Lord gumamit ng mga circumstances natin. Just smile, mga kapatid, and give glory to our Lord Jesus Christ. Let your life be your sermon as you glorify God in any situation that you are now. And believe what God said, na after this, sandali lang to. Pagkatapos nun, makikita natin na wala sa katiting ng hirap na naranasan natin dito yung saya na mararamdaman natin pag natapos na tayo dito. We have an eternal life in Jesus Christ. So yun po, good morning po ulit, mga kapatid. See you again tomorrow. Pero bago po yan, mag-pray na tayo. Okay. Lord, we believe that you are the God who is all-knowing. At alam po namin, Lord, na sobra nyo kaming mahal para i-allow yung sufferings na to, not just to be a good example or to have a life of a sermon to others, Lord, but also to mold us. At Lord, in sa suffering nga po namin, Lord, mas nakikita pa namin kayo. At doon pa po namin nakikita, Panginoon, na kami po ay napaka-blessed at kami po ay napaka-special, Panginoon. Lord, pinipray po namin lahat ng mga kapatiran na may pinagdadaanan, Panginoon. Patnubayan niyo po na mag-glorify pa rin po nila kayo in spite of the situations that they are in now. Maraming salamat po, Lord, na pinapaalala nyo na hanggang dito lang to. At pagkatapos nito, it's all, we will be welcome to your forever family, forever. With a life, Lord, na hindi namin makukompare sa kahit anong blessing na nandito sa lupa na naranasan namin. Maraming salamat po, Panginoon. We pray na mas maging matatag po kaming lahat, at that we will really be moved by you, Lord God. Maraming salamat po na wala kayong sawa, Panginoon, na baguhin kami at mahalin kami, strengthen kami. We believe in the power and in your mercy, Lord. We love you po. Good morning po again. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Bye-bye po.